kayo mga haters, bashers ko. I love you all. Kumusta mga idol? Laban ng Northport Batang Pierre at Rain or Shine Ilasto Painters ang pag-uusapan natin sa ngayon. Pero bago muna yon, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa pagsuporta sa ating channel. I-hit nyo na din ang notification bell button para updated na rin kayo palagi sa mga bago nating video tulad nito. Mga idol, tulad nung naunang laro ng Northport ay mainit ang umpisa nila dito sa unang quarter kung saan nagbaon sila dito ng 11 puntos na kalamangan, 27-16. Pinangunahan ito ng 8 points ni Greg Slaughter. Pero pagdating ng second quarter, matinding run ang ginawa ng Rain or Shine mga idol. Sinimulan ito ng 3 points ni James Yap. 15-1 run ang pinakawalan ng Ross sa pagbukas na itong pangalawang quarter. Hanggang sa nakuha na nga nila ang kalamangan. Napakalamig ng shooting dito ng Northport mga idol. Pero buti na lang, naibalik nila ang momentum sa mga huling minuto. At sila naman ang nakagawa ng run at naibalik ulit nila ang kanilang kalamangan. 42-37. Yung Greg Slaughter, meron na agad 12 points at 7 rebounds dito sa unang dalawang quarter. Pagpasok naman ng pangatlong quarter mga idol, pinapangunahan pa rin ni Greg etong Northport. Another 9 points na naman ang pinakawalan niya. Halos ganun pa din ang nangyari dito sa quarter na to mga idol. Kukunin ng Rain or Shine ang kalamangan sa mga unang minuto, babawiin naman agad ito ng Northport sa huling minuto. Kaya naman abante pa rin ng 5 ang Northport pagtapos na itong third quarter, 65-60. Pagdating naman ng fourth quarter, dito dikdikan ang naging laban hanggang sa mga huling segundo mga idol. At sa huling 4 na segundo, tabla ang score, 80 all. Chance sanang maipanalo na sana ng Northport ang laban, pero hindi na ipasok ni Bolick ang last shot na yon. Kaya naman umabot na nga ito sa overtime. At dito na nga sa overtime period, dito laging naghahabol pa rin ng Rain or Shine mga idol. Hindi nga sila nakakaabante dahil laging may bawi ang Northport. Sa tira na to ni Anthony, abante sa 4 na puntos ang lamang ng Northport. Ito nga ang pinakamalaking kalamangan ng Northport dito sa overtime period. Sa loob ng 5 minuto mga idol, napakaraming ang nangyari. Kabilang na dyan yung mga minte sa crucial free throw nila James Yap at Jamie Malonzo. At sa huling 2 segundo, nagkaroon patuloy ng chance ang Ross na maitabla ulit ang score. Isang crucial defense na naman nga para sa Northport mga idol. Pero sa pagkakataong to, si Greg Slaughter na ang pinabantay nila sa inbound at hindi nga sila pinahiya ni Greg mga idol dahil napigilan niya ang possible 3-point play ni Gabe Norwood na pangtabla sana. Isang matinding pagpapatunay ngayon ni Greg mga idol sa buong coaching staff ng Northport na dapat nasa loob talaga siya sa mga crucial play lalo na sa depensa. Tulad nga sa nakaraang laban nila, nagtala nga siya doon ng 25 points at 11 rebounds, shooting 60% sa field. Sinunda naman niya ng 24 points, 6 rebounds at 7 assists ni Robert Bolick. Silang dalawa nga ang sinandala ng Northport sa panalong yon mga idol. Samantalang yung 17 points naman ni Ponferrada ang nanguna sa Rain or Shine. Sayang nga lang talaga dahil hindi naipasok ni James Yap yung tatlong crucial free throw. Kayo mga haters, bashers ko, bahala na ang Diyos sa inyo. I love you all. Alam ko, nagkamali ako, Sorry na, dali na. God bless.